Dito ang nakakagulat, ginisa ng gusto ang officer in charge ng DBM na walang iba kundi si Tina Kanda ni Senator Raffy Tulfo sa budget deliberation sa Senado matapos mapag-alaman ng senador na nagmistulang Diyos si Tina Kanda sa naturang ahensya. Mas lalong uminit ang dugo ni Senator Raffy Tulfo nang malaman ang hingi ng pondo ng OWA para sa pagpapatay ng opisina nila para di umano sa welfare ng mga OFW. Subalit, ito'y tinanggihan din ng OIC ng DBM na walang iba kundi si Tina Kanda. Samantala sa ibang balita naman mga ka-showbiz, kapatid ni Senator Raffy Tulfo nagsalita na sa away ni Bantag at Trimulya. Sinabi daw kasi ni Gerald Bantag ng mga bagay na hindi totoo. Nagalit po yung pamilyang Lapid. Huwag daw paniwalaan si General Bantag. Kaya dahil nagdiumano dito ay marami sa ating mga kababayan ngayon ang pumapalag. Abatay ka muna. Gusto din naming marinig ang kabilang panig. Ang panig ni inakusahan kasi you are innocent until proven guilty in the court of law. Ang dapat po talaga ay itigil na po ang ngat-ngat na nakakasawa na ng bumubirang effect na bumalik sa pamilya na para bang pumapabor na dito kay General Bantag. Marami na po ang nagsasabi na ito pa po ang nangyayari, parang Team Ginebra or Team Ginebra versus Team San Miguel. Noong araw parang lumalabas ngayon na It's Natural Entertainment, pambansang libangan ngayon itong balita na ito para malibang yung mga tao, abang parang naging serye, mga boss, mga chief. Ipaubayan na po natin sa hukuman, tigil na po ang ngat-ngat ng ngat-ngatan. Tama po si Bentulfo mga kababayan, itigil na po ang paninira, let the court decide. Ito ang mainit na balitang pinuputati ngayon ng samot-saring komento mula sa marami sa ating mga kababayan at marami nga sa kanila ngayon ang hindi napigilan ng kanilang sarili na maglabas ng kani-kanilang hinayang at komento sa mundo ng social media. Pero bago lahat mga ka-showbiz, kung bago ka pa lamang sa channel namin ay huwag mong kalimutang mag-subscribe at pakiclick na rin ang notification bell para mas maging up-to-date ka pa lalo sa lahat pa ng bagong videos na i-upload namin. At yun na nga mga ka-showbiz, viral at trending ngayon sa mundo ng social media ang di umano'y balitang sumabog di umano sa galit si Senator Raffy Tulfo at kanyang ginisa ng husto ang officer in charge ng DBM na walang iba kundi si Tina Kanda sa budget deliberation sa Senado. Ito nga'y matapos mapag-alaman ng senador na nagmistulang Diyos-Diyosa na si Tina Kanda sa naturang ahensya. Mas lalong uminit ang dugo ni Senator Raffy Tulfo nang malaman ang hingi ng pondo ng OWA para sa pagpapatayo ng opisina nila para di umano sa welfare ng OFW. Subalit ito'y tinanggihan din ng OIC ng DBM na walang iba kundi si Tina Kanda. Kaya naman nang lumabas ang balitang ito ay umani agad ang samot-saring komento at reaksyon mula sa marami sa ating mga kababayan at marami nga sa kanila ngayon ang hindi napigilan ng kanilang sarili na maglabas ng kani-kanilang hinayang at komento sa mundo ng social media. The netizens posted, minsan parang lumulutang isip, DOJ sabi niya si Percy ay nagpunta sa residensya ni Newcore at nakuna ng video litrato mga sasakyan na kaparado doon at buhay ni Newcore, pero ayon sa kay Percy, may nasabi lang sa kanya. Sabi niya sa broadcast niya ay naman kay Sistostomo Reyes Jr., ibang Rimulya ang nakikita ko ngayon nung nagkaroon ng franchise hearing sa Congress regarding sa violation ng ABS-CBN. Ay naman kay Don Andre Dade, di po madam, baka kulang lang sa mga pag-inom ng Red Horse at hit-hit ng dahon ng lagitan, hihihi. Ay naman kay TTFF, lakas tama ni Boying Rimulya. Ay naman kay Evelyn Galon, si Boying may alam ng lahat. And ko... Paano natin malalaman? Paano malalaman ng taong bayan kung yung bang mga nahukay doon na mga buto ay panahon pa ng gyera based dun sa statement ni Rimulya? Bakit kayo nagbibigay ng statement without study? Ha, Mr. DOJ? Di ba bilang isang abogado, hindi ka, ayan ang hirap sa'yo eh, di ba? Dati kay Katapang at saka kay General Bantag, sinasabi mo na 95% na solved na yung case na hindi pa nga nag-hearing, hindi pa dinidinig, alright? Sa husgado. Tapos na nagbibigay ka naman ng statement na sinabi mo na itong mga buto na ito maaring panahon pa ng World War II kasi ang Maynila ay napaka-historic.
or historical, at then yung DOJ sinasabi mo noon na sa iyong interview na dati ito ay wasak-wasak ng panahon ng World War II. So paano mo nasasabi? Ikakahukay pa lang. Hindi po, para sa akin, based sa pagtansya ko dito kay Boeing, hindi ka dapat, sir, nagbibigay ng uncertain, you know, uncertain information, especially amaka ng hostisya. Malay mo, hindi natin alam kung panahon pa talaga ng World War II o baka yung dating empleyado dyan, nagtigihan sila. Marami pwedeng angle o sila ay sinadya na tinegi at, you know, inilipat lang dyan. So maraming angulo. Ang point dito, mga palangga, ang pinupoint out ng lola ninyo bilang isang DOJ secretary, huwag mong pangungunahan ang mga experts. Kung meron tayong forensic expert, let them handle the issue, the case, the remains. O kung may archaeologist tayo, di ba, sabi nga natin, pag nakakita kayo ng mga ganong pangyayari, pag nakahukay uli kayo, very alarming yan. So tatawag kayo ng eksperto, hindi nyo lang yung pagrarambulin nyo yung mga buto-buto. Dito po natin nakikita na ang ating mga taong itinalaga sa gobyerno ay kulang sa kaalaman. Di ba, dapat bago mo ilagay ang tao sa kanyang posisyon, kahit pa paano may experience niya, alam niya i-handle yung mga ganitong klaseng case. Nakapag nakahuli kayo ng, ay nakahukay kayo ng mga bagay-bagay, hindi niya lang basta-basta ipapagalaw yan sa mga workers na wala namang experience sa pag-handle ng mga buto-buto. Di ba? So dito nyo maiko-correlate, okay, na failure talaga si Bongjing. Si Boeing, kasi mga palangga, imagine ninyo, ulitin ko, noong August, sinasabi niya na yung hukay sa Bilipin ay para sa Yamashita Treasure na gustong hukayin ni General Bantag. So during that time, ang sabi niya, itigil mo yan kay General Bantag. Bilang isang ama ng hustisya, hindi po niya in-apply ang tama na the moment na nakita mo na naghukay without proper documentation, without proper permit, you as DOJ Secretary, dapat doon pa lang pinaimbestigahan mo na, kinall out mo na si General Bantag. At hindi lang basta-basang call out. Inimbestigahan mo na. Hindi mo na siya dapat pinatigil, di ba? Kasi mali yung ginawa niya kung totoo yung statement mo. Pero anong ginawa mo? Hinayaan mo lang na maghukay hanggang sa nagkaroon ng lapid issue, di ba? Tapos kung sino-sino na mga nasangkot sa pagkamatay ni Lapid, tapos ngayon mo lang sasabihin sa taong bayan na mali ang ginawa ni General Bantag na paghuhukay. So again, palpak ka. Hindi ko alam bakit nandiyan ka pa rin, bakit kinikip ka pa rin ni BBM, ng ating presidente. So ito po ay hindi na maganda sa paningin ng taong bayan dahil ang DOJ Secretary na alam niya dapat ang batas na kapag may mga illegalities o hindi maganda gawain ng kanyang mga nasasakupan, eh siya mismo magpapatupad ng batas o magpapatigil, magpapaimbestiga. Pero hinintay pa na mangyari ang Lapid case hanggang sa mga anak ang issue, madamay ang kung sino-sino, tsaka niya na lang ngayon binuking sa taong bayan na may hukayan na nagaganap dyan sa Bilibid dahil daw sa Yamashita Treasure. Kaya nga ang tanong natin, bakit ngayon mo lang sinabi? May interest ka rin ba sa Yamashita Treasure? Na hinukay ni General Bantag. Na yun ang sinasabi mo, doon po titimbangin natin kung sino itong mga leaders natin sa ating bayan. Ngayon, may nahukay na naman ng mga buto-buto. Wala, hindi nyo rin alam ang gagawin ninyo. Pinag-rumble-rumble nyo yung mga buto. So instead na ma-preserve yung mga ebidensya na yan, kung sino yung mga taong buto-buto na yan, So mga, kumbaga, ang tawag din, parang makukontaminate. Diba? Madidistort ang ebidensya kung ano man ang nakalatag doon sa mga buto na yon base sana sa pag-aaral ng mga expert. Di ba? Mga eksperto. So ngayon mga palangga, nakakalungkot dahil akala natin itong mga taong inuupo ng ating Pangulo ay alam nila yung gagawin nila. Pero dito parang mga elementary at ngayon pa lang sila nag-aaral at hindi talaga nila pinapatupad ang tama. At yun na nga mga ka-showbiz, ano na ang masasabi mo? Kung meron kayong hinang at komento to ko sa video na ito, comment nyo na yan sa baba at babasahin ko yan mamaya. At kung nagustuhan nyo ang video na ito, ay huwag kalimutan i-click ang like at of course, i-share na din para mas marami pang makaalam sa makabuluang video ng ito. Thank you so much po!